Okay, so may bagong entry-level phone ang Vivo. Ito yung Vivo Y28 na may 6,000 mAh battery. At sa lahat ng entry-level phones na nasubukan namin this year, ito yung may pinakamakunat na battery. Of course, pag-uusapan natin yung magaganda at hindi magagandang bagay dito. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe para maka 500k na tayo. May membership na rin tayo dyan for just 25 pesos per month. Click nyo lang yung join button at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so pagdating sa design, napaka-simple lang pero modern looking pa rin. May dalawang kulay silang ino-offer, agat green tsaka gleamy orange. Green yung nasa atin ngayon at kung mapapansin nyo dito, may pagka-dark green yan at parang black na rin depende sa angle, which is good para sa mga katulad ko na mas gusto ng stealthy looking phones. Matte finish at hindi talaga basta mahahalata yung fingerprints natin dyan. Yung frames, glossy finish naman tapos flat na rin. Nasa kanan lahat ng mga buttons, yung power button na rin yung nagsisilbing fingerprint scanner natin. At so far, mabilis naman yung pag-unlock ko dito. Wala tayong kahit anong makikita sa taas. Sa kaliwa natin makikita yung card slots. At good news, dahil hybrid yung second slot, so pwede rin tayong maglagay ng micro SD card hanggang 1TB. Tapos sa ilalim naman natin makikita yung headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker. Nagustuhan ko rin yung isang maliit na LED dito sa camera module na pwedeng magsilbing notification LED para sa atin. Tapos in terms of dust and water resistance naman, eh, mas mataas din to kumpara sa iba. May IP64 rating kasi to, which is good to see sa isang entry-level phone. Since usually, IP53 lang yung nakukuha natin sa ganitong price. At meron pang iba na wala talagang IP rating. Now, pag-usapan naman natin yung pinakapambatong feature nitong Y28. Battery and charging. 6,000 mAh yung battery capacity nito. So, mas lamang kumpara sa 5,000 mAh na madalas nating nakikita sa mga smartphones ngayon. Malaking battery talaga yan, pero kung makikita nyo dito, hindi yan naging dahilan para maging sobrang bulky ng mismong phone. Nasa tamang kapal pa rin para sa akin, hindi rin naman sobrang bigat, at pagdating sa mismong battery performance, unang-una alam naman natin na maganda ang battery optimization ng Vivo. At least dito sa records namin. Kapag nagre-review ako ng Vivo phones, halos lagi talagang panalo yung battery life. At good news dahil ganun din dito. Sa PCMark battery test, nakakuha ako dito ng more than 20 hours of screen on time, which is actually the highest SOT na nakuha namin sa ganitong price this year. So, kampante kong masasabi na makunat na battery talaga to. At since most people na bibili nito ay light user lang din naman, hindi malabo yung dalawang araw na gamitan sa isang charge. Well, of course, depende pa rin yan sa mismong paggamit natin, like lagi ka bang naglalaro ng games or lagi ka bang naka-mobile data. Pero sakali namang malobat, sabihin ko lang din na hindi rin nila pinabayaan yung charging time kasi 44 watt charging speed na rin yung nilagay nila dito. Mabilis na charging din yan para sa price. At sa test na ginawa ko, 1 hour and 15 minutes lang yung charging time natin from 10 to 100%. Hindi natin naabot yung less than 1 hour, yes, but considering na 6,000 mAh nga yung pinupuno nating battery, na again ay bibigyan din tayo ng matagalang gamitan, para sa akin, 1 hour and 15 minutes of charging time is definitely not bad at all. At siya nga pala, para sa mga magtatanong kung okay lang ba itong i-charge overnight, yes, pwede naman since meron din naman tong overnight charging protection. Sa display naman, meron tayong 6.68-inch IPS LCD panel. Naka-punch hole na, tsaka manipis lang din naman yung side bezels. Yung chin lang ang medyo makapal-kapal pa. In terms of colors, medyo bluish or nasa cooler side yung timpla ng kulay. Tulad lang din sa karamihan ng mga LCD panels ngayon. Pero vibrant pa rin naman. At para sa isang entry-level phone, maganda pa rin panoorin ng video, lalo na't may Widevine L1 support na rin dito sa Netflix. So, hanggang full HD na rin yung playback resolution natin dyan. Actually, hanggang 4K pa nga yung pwede sa YouTube. Kaya lang, take note na 720p or HD plus lang yung screen resolution dito. Hindi naman pixelated tignan, kaya lang sa ganitong price kasi, usually nakakakuha na tayo ng full HD plus resolution. So, isa to sa mga downsides nitong Vivo Y28. Ngayon, ang pambawi naman nila dyan ay yung brightness at screen refresh rate. Naka 90Hz refresh rate naman to, so meron din tayong extra smoothness kapag nag-i-scroll-scroll at pag nag-navigate tayo. Pwede ring i-limit sa 60Hz kung gusto nyong mas tumagal palalo yung battery life. Eye comfort features like TUV Rhineland, low blue light certification, meron din. Tapos sa screen brightness naman, hanggang 1000 nits yung peak
At mataas na rin to para sa isang LCD. Halos lumilevel na rin sa brightness ng AMOLED at nung sinubukan ko itong gamitin outdoors, eh visible pa rin talaga yung screen. Wag lang yung tipong talagang nakatutok sa sikat ng araw dahil syempre, mahihirapan pa rin tayo kapag ganon. Sa speakers, eto, nag-improve naman ang Vivo kasi naka-stereo speaker setup na rin tayo ngayon. Yung earpiece ang ginamit nila para sa secondary speaker. Well, syempre sa ganitong price, eh hindi pa rin para mag-expect ng super gandang quality at laking pa rin yung bass, but good enough na rin yung quality for gaming at pati na rin sa panonood natin ng videos kasi malinaw naman nating maririnig yung mga dialogues sa mga pinapanood nating palabas. At kung makikita nyo dito, pwede rin nating isagad sa 300% yung volume at malakas din talaga kapag sinet natin dyan. Next naman natin yung camera. 50 megapixel main shooter, 2 megapixel bokeh, tsaka 8 megapixels naman yung selfie cam. Ito yung mga nakuha naming photo sa main camera at syempre, hindi naman tayo nag-expect ng sobrang ganda sa isang entry-level phone, pero kung may proper lighting at hindi naman against the light yung kuha, eh decent or usable image pa rin naman yung makukuha natin. Sa videos hanggang 1080p 30fps tayo at inaasahan ko na yan, kaya lang mas maganda pa sana kung naglagay sila ng EIS or ng stabilization dahil kung mapapansin nyo, maalog yung kuha kapag naglalakad tayo. Now, syempre isa pa rin sa mga pinaka-importanteng bagay sa atin yung performance. So, dito sa Vivo Y28, meron tayong 8GB na physical memory at hanggang 8GB din na extended RAM. So, total of 16GB. Though I suggest turning off the RAM extension feature na lang dahil sapat na yung 8GB of physical memory. Sa storage, meron tayong 128 and 256GB na option. And again, pwede pang lagyan ng hanggang 1TB na micro SD card. Tapos yung chipset naman ay yung 12nm MediaTek Helio G85. At alam kong maraming magre-react sa inyo since may katagalan na rin tong chipset na to at hindi rin ganong kalakas for gaming. Nasa 270K yung nakuha kong AnTuTu benchmark score at pwede naman siya for light gaming like Mobile Legends, CODM, and Pokemon Unite as long as hindi natin isasagad yung mga settings. Pero yun nga, hindi talaga to for gaming at more on for our everyday apps lang din talaga like social media, banking apps, office applications, at mga magagaan na bagay lang. Okay, so available na itong Vivo Y28. Ilalagay ko sa description yung links kung saan pwedeng makabili at ang presyo ay 7,999 para sa 8128 at 9,999 naman para sa 8256. Now, real talk, may kataasan yung SRP at alam kong alam nyo na rin naman yan kahit na hindi ko nasabihin. Lalo na't karamihan sa atin sa chipset lang din tumitingin para husgahan kung sulit ba o hindi ang isang smartphone. Para sa akin, magiging mas maganda to kung ginawa nilang Helio G99 yung chipset at syempre kung ginawa rin nilang 1080p yung resolution ng display. So, buti na lang talaga, may magandang promo price sila. From June 26 hanggang June 30 sa Shopee, pwede na lang nating makuha itong Y28 8128 variant for just 6,599 pesos. At yan! Yan yung masasabi kong magandang presyo para i-consider natin itong Y28. Well, hindi pa rin siya yung best entry-level phone for gaming sa ganyang price, pero kung i-factor in na natin lahat ng aspeto, yung sobrang kunat na battery, mabilis na charging, mataas na brightness ng display, yung lakas ng speakers, design and build na may IP64 rating, decent camera performance for the price, tsaka malaking RAM and storage na rin, para sa akin, good deal to sa 6599. Actually, medyo nakakapanibago nga to from Vivo kasi yung dating Vivo na kilala ko, hindi gaanong nagbibigay ng ganitong klase ng promo. Usually, nag-i-stick talaga sila sa SRP. So, yon, thumbs up kasi ang ganda ng promo price nila ngayon at pwedeng-pwede itong i-consider ng mga tao na gusto ng reliable entry-level phone for social media, office applications, watching videos, at iba pang mga less demanding na apps. Again, hindi talaga siya for gaming pero nakikita kong swak din sa mga naghahanap ng backup phone. Halimbawa, naka-flagship ka or naka-upper mid-range phone ka like the Vivo V30 Pro and gusto mo ng backup phone na matagal ding malobat, pwedeng-pwede mo rin itong i-consider. And also, sabi nga rin pala ng Vivo, swak din daw to sa mga delivery riders natin.
At nakikita ko kung bakit nila sinabi yan kasi ang kailangan nilang phones ay una, dapat matagal talagang malobat para sa buong araw na gamitan. Pangalawa, dapat kita yung screen kahit nasa labas. Pangatlo, dapat may water resistance kung sakaling abutan sila ng ulan. At pang-apat, syempre dapat malakas din yung speakers para magkarinigan sila ng mga customers. So yes, pwede nga rin talagang i-consider ng mga riders natin to. Tiyempuan nyo nga lang ng naka-promo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Para sa review ko ng Vivo V30 Pro, click nyo lang to. At para naman malaman kung okay pa rin ang Nintendo Switch ngayong 2024, e-click nyo lang to.